Balita, magandang buhay. Kumusta kayo dyan sa inyong bahay? Ako muli si Teacher Biba at nandito na naman ako para sa ating bagong Arlene. At sasamahan tayo muli ng aking kaibigan. Hello mga bata, magandang buhay. Kumusta kayo dyan sa inyong bahay? Tara, simulan. Hello mga bata, nandito na naman muli kami ni Teacher para punuin ang inyong isipan ng bagong kaalaman. Sa araw na ito, may bago tayong pag-aaralan. Ang batang katulad mo ay marapat lamang na matutunan ang tamang paggamit ng pantukoy na ang at ang mga. Paano nga ba natin gagamitin ang pantukoy o salita na ang at ang mga bata? Ang ay ginagamit kung ang tinutukoy na pangalan ng tao, bagay, o hayop ay iisa lamang. Ang mga naman ay ginagamit kung ang tinutukoy na mga pangalan ng tao, bagay, o hayop ay dalawa o higit pa o marami. Tara mga bata, alamin na natin kung paano natin gagamitin ang at ang mga. Tara, maupo na ng maayos, manood at makinig na. Ang at ang mga. Ilang bola ang tinutukoy sa larawan? Magaling! Isa! Ang gagamitin nating pantukoy sa larawan ay ang. Ang dahil ito ay tumutukoy sa isang bola lamang. Basahin natin mga bata. Ang bola. Ito naman, ilang bola naman ang nasa larawan? Magaling! Apat! Ang gagamitin naman natin na pantukoy ay ang mga, dahil ang mga bola ay marami. Pag tumutukoy tayo sa dalawa o higit pang pangalan, ay gagamit tayo ng salita o pantukoy na ang mga. Basahin natin mga bata, ang mga bola. Ilan naman ang nasa larawan? Tama, isa. Ano naman kaya ang gagamitin nating salita o pantukoy para sa larawan? Magaling, ang. Ang dahil iisa lamang ang aso. Basahin natin, ang aso. Sa larawan namang ito, ilan naman ngayon ang nasa larawan? Magaling! Tatlo! Ano naman ang gagamitin nating pantukoy para sa larawan? Magaling! Ang mga. Ang mga dahil higit sa dalawang bilang ang nasa larawan. Basahin natin. Ang mga aso. Tingnan naman natin ang larawan. Ilan kaya ang dahon? Tama, isa. Ang gagamitin natin ng pantukoy ay ang. Ang dahil isa lamang ang dahon. Basahin natin. Ang dahon. Ilan naman ngayon ang dahon? Tama, lima. Ang gagamitin naman nating pantukoy o salita ay ang mga, dahil ang mga dahon ay marami. Basahin natin ang mga dahon. Ito naman, yoyo. Ang yoyo. Ginagamit natin ang dahil isa lang ang yoyo. Basahin natin ang yoyo. Sa larawan namang ito, ang mga yoyo. Ginagamit natin ang pantukoy na ang mga dahil tatlo ang mga yoyo o marami. Ulitin natin ang mga yoyo. Ang regalo. Ang dahil isa lang ang regalo. Ang mga regalo. Ang mga dahil marami ang mga regalo. Ang yate. Ang ating gagamitin dahil isa lamang ang yate. Ang mga yate.
ang ating gagamitin dahil marami ang mga yate. Ang mga bulaklak. Ang ating gagamitin dahil marami ang mga bulaklak. Ang bulaklak. Ang ating gagamitin dahil isa lamang ang nasa larawan. Ngayon mga bata, nalaman natin kung paano gamitin ang pantukoy na ang at ang mga. Tandaan muli mga bata. Ang ay ginagamit kung ang tinutukoy na pangalan ng tao, bagay o hayop ay iisa lamang. At ginagamit din natin ang mga kung ang tinutukoy na mga pangalan ng tao, bagay o hayop ay dalawa o higit pa o marami. Mga bata, tandaan at gamitin lamang sa mabuting paraan ang lahat ng inyong natutunan upang ang buhay niyo ay maging masaya at ang mga magulang at lahat ng mga tao ay matutuwa. Ngayon mga bata, alamin natin kung kayo ay nakasunod at nakinig sa ating aralin. Subukin natin ang inyong galing. Maglaro tayo. Ikahon ang tamang pantukoy sa bawat larawan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Sa unang larawan, tingnan ang larawan mga bata. Ano kaya ang tamang pantukoy para sa larawang ito? Alam mo ba? Sige nga. Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Ang galing-galing mo! Sa pangalawang larawan kaya, ano kaya ang tamang pantukoy para sa larawan? Alam mo ba? Sige nga, tingnan ko nga kung alam mo. Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Napakahusay! Isa pangatlong larawan kaya, tingnan mo nga mabuti ang larawan. Ano kaya ang tamang pantukoy para sa larawan? Sige nga. Pareho na naman ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Ang galing-galing mo! Isa pang apat na larawan kaya? Tingnan ko nga kung ano ang sagot mo. Pareho na naman ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Ang galing-galing! Isa pang limang larawan kaya? Tingnan ko nga kung ano ang tamang pantukoy sa larawang ito. Pareho na naman ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Napakagaling mo! Isa pang anim na larawan kaya? Ano kaya ang tamang sagot dito mga bata? Alam mo ba? Sige nga, tingnan ko nga kung alam mo. Pareho na naman ba tayo ng sagot mga bata? Wow! Ang husay-husay mo! Mga bata, kung pareho lahat tayo ng sagot, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Ang galing! Para sa inyong gawain, kumuha ng drawing book, lapis at crayola at iguhit ninyo ang hinihingi sa bawat kahon. Kulayan ito pagkatapos upang magkaroon ito ng buhay. Mga bata, kung kayo'y nahihirapan, pwede kayong manghingi ng tulong sa inyong mga kapatid o magulang. Paalala mga magulang, gabayan at tulungan ang iyong mga anak sa paggawa ng gawain. Yun lamang! Natapos na ang ating aralin. Sana mga bata, huwag niyong kalimutan ang inyong mga pinag-aralan. Hanggang sa muli, kami magpapaalam na ng aking kaibigan. Paalam muli mga bata! Paalam!